Hi, hello. Good morning po sa inyong lahat. God is good all the time. And all the time, God is good. Friday na naman ang bilis ng panahon. Ang Biyernes, bakit kaya nauso ang munggo ang ulam? Pero hindi yan ang topic natin, mga kapatid. Kaya sa umagang ito, ating tunghayan, si Jesus ang kasama sa panalangin at pagsamba sa umagang kay ganda. Morning po sa ating, yan kay Ate Lilet Olgado dyan po sa Quezon Province, sa inyong masayang panonood at pakikinig. Ingatan po kayo ng Diyos. Yan. Praise the Lord. Ano po? Tayo po ay manalangin. O Diyos na mga pangyarihan sa lahat, lukuban mo ng Santong Espiritu ang iyong anak, O Lord. Hindi nawa ang sarili kong makita, datapot na ikaw na nagliliwanag sa aking buhay, O Panginoon. Patnubayan mo ang mga tagapagsubaybay, nanunood at nakikinig sa ministeryong ito. At nawa mabless ang kanilang buhay, O Panginoon. Pagpalain sila, igatan sila, ilayo sila sa anumang karamdaman at maging sasakuna, O Diyos. At ibuhos ang mayamang pagpapala sa kanila, siksikliglig at nagumapaw pa sa kanilang buhay. Patuloy silang gawing ilaw at asin ng sanglibutang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Praise God. Purihin pa ang Diyos sa umagang ito. Bago ang lahat, pakinggan natin ang magandang awit. Our weaknesses, strength will defend us when
His praise is all our talk. So lift your voices with gladness, sing. Proclaim through all the earth that Jesus Christ is King. Let there be praise, let there be joy. Ating napakinggan ang magandang awit. Salamat po sa very inspiring song. Pagpalaing po kayong mga nagbibigay ng mga awit. Ano po? So, my dear brothers and sisters in Christ, ang ating pong teksto this morning is from the book of Lamentation, chapter 3, verse 37. It says, "Who has spoken, and it came to pass, unless the Lord as commanded it." Yan. Sa Tagalog po, sa panaghoy, walang anumang bagay na mangyayari nang hindi sa kapahintulutan ni Yahweh. Pagpalain po tayo ng Diyos sa pagkabasa sa kanyang mga salita. So, ang title po ng ating topic this morning is about a culture of complaint. Yan. Culture of complaint, brothers and sisters in Christ. Ano po? Bakit madalas na sabihin na ng mga tao, bakit sa akin nangyari ito? Yung mga kapag dumaranas tayo ng mga pagsubok, ay sinasabi nating, "Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Tinatanong natin ng Diyos na kung bakit hinahayaan niyang makakilos pa si Satanas sa ating buhay, di ba? Kayang-kaya naman niyang sugpuin niyan. But anyway, may rule talaga si Satanas sa buhay ng tao sa mundong ito. By the way, brothers and sisters, sa talatang ito ng panaghoy 3:37 ay nagsasabi sa atin na bukod sa Diyos, walang sino man ang makapagpapasya kung ang isang bagay ay magagawa natin. Sa ating totoong buhay, maaari nating maranasan, ano po, na kahit na maaari tayong gumawa ng isang plano para sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi natin mahulaan kung ano ang mangyayari sa araw na yon. Ilang araw nang nakalipas, nabasa ko sa isang talata, kung saan ka pupunta araw-araw, ano ang gagawin mo? Sino o ano ang makakaharap mo? Ano ang sasabihin mo? Ano ang mangyayari sa iyo? Yan. Mahulaan ba ang alinman sa mga ito? Hindi mahulaan ng tao ang lahat ng mga pangyayaring ito. Higit na hindi makukontrol kung paano siya uunlad sa buhay. Ang mga hindi inaasahang pangyayaring ito ay nangyayari sa lahat ng oras. At ito ay isang pang-araw-araw na pangyayari. Ang mga pang-araw-araw na pagbabagong ito at ang mga paraan ng paglalahad ng mga ito, ang mga pattern kung saan sila ay naglalaro, ay palaging ang mga paalala sa sangkatauhan na walang mangyayari ng random ng epekto ng mga bagay na ito. At ang kanilang hindi maiwasan ay hindi maaring ilipat sa kalooban ng tao. Kaya mga kapatid, you know, brothers and sisters in Christ, every happening conveys an abomination from the Creator to mankind. And it also sends the message that human beings cannot control their own fates, yung kapalaran.
At the same time, every event is a rebuttal to humanity's wild, futile ambition and desire to take its fate into his hands. Alam nyo, ito ay parang malalakas na sampal sa pandinig ng sangkatauhan na pinipilit ng mga tao na muling isaalang-alang kung sino sa huli ang namamahala at kumukontrol sa kanilang kapalaran. Ang habang kanilang mga ambisyon at pagnanasa ay paulit-ulit na mapipigilan at nadudurog. Ang mga tao ay natural na dumarating sa isang walang kamalay-malay na pagtanggap sa kung ano ang nakalaan sa kapalaran. Isang pagtanggap sa realidad sa kalooban ng langit sa kapangyarihan ng lumikha. So, kailangan, brothers and sisters, na matuto tayo na laging nakakabit sa Panginoon. Kasi hindi natin alam ang pangyayari. Minsan, naglalakbay tayo. Maaliwalas ang panahon, maayos. Biglang mga sinasakyan natin na disgrasya, hindi natin alam. So, may mga ganong pangyayari. Yung isang member doon dati sa Valenzuela, maganda ang kanilang nagsama-sama silang mag-anak, magbabakasyon sila sa Pagudpod, pero pagdating sa may Pangasinan, yung driver nakatulog sa tumangga sila sa truck. So hindi akalain yung masaya nilang pag-alis sama-sama na sila ay magbabakasyon ay lumikha ng isang trahedya. Brothers and sisters, mula sa mga pang-araw-araw na pagbabagong ito hanggang sa mga kapalaran ng buong buhay ng tao, walang bagay na hindi naghahayag ng plano ng lumikha at ang kanyang pamamahala. Walang anuman na hindi nagpapadala ng mensahe sa mga otoridad. Sa mensahe na ang otoridad ng lumikha ay hindi maaring lampasan. O hindi natin talaga dapat mabypass yung lumikha, yung authority ng ating Creator, that is God, ano, na hindi naghatid ng walang hanggang katotohanan na ang kapangyarihan ng lumikha ay ang pinakamataas. Yan. So yung the power of God, yun ang ultimate power, the highest. Wala na pong iba. The supreme power. Hindi po yung supreme power ngayon ay ang United States sa larangan ng ekonomiya at gera, at pangalawa ang China. Hindi po yun ang mapag-uusapan dito. Pinag-uusapan natin, the power of God is the supreme power. Walang makakadlang doon. Brothers and sisters in Christ, human heart tempted to accuse him or faith or something else of either allowing these strategies happen to us. The result is some sort of grievance, usually about circumstances themselves, but also with offense toward God. The world is drenched in a culture of complaint against divine orchestration. So yun nga, madalas tayo nagko-complain sa Panginoon. Ganito ang buhay, mahirap ang buhay. Tumatakbo talaga ang mundong yan. Kasi nga ang mundo, pinamumunuan ng mga tao na minsan ay malayo ang kalooban sa Diyos ng mga leaders. Subalit tayo bilang mga Kristiyanong narito sa loob ng iglesia, ay tayo ay maging konsensya ng lipunang ating kinagagalawan. Lalo na ngayon sa panahon ng Kwaresma, ating pagtitika, ating sakripisyo and celebration that Jesus once for all died in the cross of Calvary for our sins, brothers and sisters, for your sins, my sins, ano po, sa ating lahat. But siya po ay, nung mamatay siya, inilibing siya, but he rose from the dead on the Easter Sunday, ano po. Kaya yun po ang ating sineselebrate this season. Sa totoo lang, kailangan nating disiplinahin ang ating sarili. Ang sanglibutan ay punong-puno ng kapaitan at disappointment. With our eyes adjusted to the dark and focusing on everything that is wrong. But we can see the new eyes
Kung tayo ay nabago, maaring ang ating paningin mabaling sa paglilingkod ng Diyos kaysa sanglibutang ito. Sabi nga sa Romans 8:28, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ng mga nagmamahal sa Kanya. Sila ang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Wow, napaganda ng verse na yan, ano po, mga kapatid. Kaya memory verse din natin yan, dapat. Ang Diyos ay namamahala at kumukontrol ng lahat sa ating buhay. Noong araw, mga kapatid, nais kong bumuo ng isang magandang buhay gamit ang sariling mga kamay. Ibig sabihin yung lakas. At naisip ko hanggat nagsusumikap ako, yung masipag, nagtatrabaho, walang imposible sa akin upang marating yung pinapangarap ko. Gayunpaman ang aking buhay ay nakapapagod, ano po, at mapait kahit na ako ay pumasok sa masamang gawain upang kumita ng malaking pera na malaking halaga, lalong nabaon sa putik ng kasalanan. Ngunit ako'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat meron siyang mga ginamit na tao upang mabago ang aking buhay. Ngayon, brothers and sisters in Christ, natutunan ko ng umasa sa Diyos at sumunod sa Diyos. Kapag may mga bagay-bagay, yan, at unti-unti kong nakikita kung ano ang inaayos ng Diyos sa aking buhay, unti-unti, nababago niya ako, mga kapatid. At pinakaangkop sa aking sarili yung mga ginawa ng Diyos. At tinawag niya ako sa paglilingkod bilang minister of the United Methodist Church. I thank you so much, Lord, na ako ay nilagay mo dito upang yung mga karanasan ko ay maibahagi ko sa mga kapatiran at sa buong mundo. Sapagkat ngayon ay ano po tayo online sa buong mundo, ay nakikinig po sa atin sa Pilipinas, sa Amerika, sa Europe at Africa, sa buong Asia. So brothers and sisters, do not make a culture of complaint. Yan po ang topic natin. A culture of complaint. Huwag po tayong gawin natin yun na puro tayo reklamo sa buhay. Puro lang tayo yung daing, ganyan. Pwede ba na we stop a moment at pagbulay-bulayan ang kanyang salita, the word of God, matutong magpakumbaba at sumunod sa kalooban ng Diyos. Yan po ay napakalaga para sa atin. Now this morning, brothers and sisters, I hope na pinagpala kayo ng Diyos sa munting devotion na ito. Ako po si Pastor Sunny De La Peña na nagsasabing, pagpalain kayo ng Diyos sa inyong buhay, ingatan kayo sa pang-araw-araw na inyong paglalakbay sa daigdig na ito. Tayo ay pansamantalang naglalakbay sa daigdig na ito at matatapos ang ating paglalakbay. Nawa ay laging nakakonekta tayo sa Panginoong Diyos. To God be the glory. Ito po ang ating munting devotion. By the way, brothers and sisters, shout out sa lahat ng my birthday at wedding anniversary. Ito po ang may mga birthday ngayon. Binabati ko si Reverend Marcel Tangilan. Kamusta ka dyan sa Solano, Isabela, ano po? Pagpalain ka sa iyong ministry. Ngayon din si Maria Aurora Tariga, yan. Happy birthday po sa iyo. Lydia Agustin, happy birthday po. March 10 po yan. March 11 po, Denibar Velasco, happy birthday po. Lance Daniel Cervantes, yan. Happy birthday po sa inyong lahat. Ngayon din sa mga nagdaraos ng wedding anniversary. Ano po? Happy birthday po sa inyong lahat. Yan. Tayo po ay sumandaling manalangin. O Diyos na mga pangyarihan sa lahat, po ay buong pusong nagpapasalamat sa iyo sa buhay, kalakasan na ating tinataglay, O Lord. Dinadalangin ko ang may mga kaarawan na pagpalain niyo sila sa kanilang buhay, bigyan ng maraming araw, ng buwan, ng taon sa kanilang buhay at patuloy na ikaw ang manguna sa kanilang pamilya at sa kanilang paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Gayun din ang mga nagdaraos ng wedding anniversary, patuloy na ang kanilang pagsasama ay lalong maging matingkad, mainit, O Panginoon, hanggang sa huling buhay, O Panginoon, ay masaya ang kanilang pagsasama, O Lord Jesus.
Gayon din, ibuhos mo sa amin ang mayamang pagpapala, Lord, sa araw na ito at sa araw-araw upang kami ay makapagpatuloy na maglingkod sa iyo, O Panginoon, at maihatid ang mabuting balita sa sanlibutan. Jesus name we pray. Amen. Yan, mga kapatid. Sumapit na naman ang ating sandali ng ating ministry sa umagang kay ganda, si Jesus ang kasama sa panalangin at pagsamba. Pansamantala tayong magpapaalam at magbabalik po tayo sa susunod na Friday. Happy weekend. Bye-bye. God to God be the glory po. Amen. Amen.